Hello mga kapuso, ako po si Maricar de Mesa at dito sa episode po ng Tadhana na ito ay gagampanan ko ang character na si Grace. Si Grace ay isang asawa, matapang pero mapagmahal. Sobrang mahal na mahal niya yung asawa niya at gagawin niya ang lahat para lang makip niya ang asawa niya sa tabi niya. Actually, ang unang-unang sinend sa akin na synopsis, ang character na gagampanan ko, hindi si Grace, si Millet. So, nung una ko siyang nabasa, sabi ko, oh my God, ang bata. Parang nag-aaral pa siya, estudyante. Sabi ko, talagang gagampanan ko ba to? Ganito ba ang tiwala binigay nila sa akin? At gagampanan ko yung role na bata. And then, eventually, na-correct nila na nagkaroon ng error sa pag-send nila sa akin ng synopsis. And then, I already said yes. So, pinaghahandaan ko na yung character agad-agad. Then again, nung kinorek na nila na ako, sorry po, ganyan, nagkamali kami, nagkaroon ng miscommunication, you will be playing this. Sa totoo lang, madali na yun para sa akin kasi alam mo naman, ilang taon na tayo na palaging nandiyan lang, matured na yung mga roles na piniplay natin. So pinaghandaan ko, binasa ko agad yung script. Kasi gano'n naman ako eh, palaging, I always read the full script bago ako sumabak sa taping. And then, nakaka-relate, I guess it's the fact na mapagmahal siya masyado sa pamilya niya, si Grace, na gagawin niya ang kahit ano. Siguro yun yung pinagkapareho ko ni Maricar dun sa character na si Grace. Yung gagawin niya, pipilitin niyang gawin ang kahit ano para sa mga mahal niya sa buhay. Pangarap, nako, mabigat yung tanong mo ha. No, actually, kasi kung ang pag-uusapan, syempre, anak, ibang usapan yun eh. Bilang I'm a mom, bilang isang ina. Marami tayong bagay na gusto sa buhay, marami tayong pinangarap, marami yung pangarap. Pero kung makakahad lang to sa ikabubuti at sa kaligayahan ng sarili kong anak, yun, willing akong i-give up, syempre. Alam mo, lahat naman ng tao dumadaan talaga sa pagsubok. No, hindi naman, sabi nga nila, hindi tayo magiging strong, hindi tayo magiging complete without the challenges in life. So, just hang in there. Pray to God, and also stay with your family. Malaking factor na nandyan yung pamilya mo na nakasupport sa'yo. And always remember na in time, lahat naman naaayos. So, yun. Hindi naman umabot sa ganong klase ng injustice, pero may mga, syempre may mga ganyan na mga offer na mga nakaka-attempt na akala nila, syempre papasukin mo yung ganyang bagay. Nagkataon lang din na maswerte ako kasi may mga magulang ako, lalo na yung mommy ko na who's always been there growing up, lalo na nung nag-showbiz ako. Hindi siya nagkulang ng pag-remind sa akin ng tama at sa mali. So, nag-guide ako ng maayos ng magulang ko, lalo na ng mommy ko growing up. So, sa mga lalo na nagsisimula pa lang, makinig kayo sa mga magulang ninyo dahil sigurado ako yung payo na binibigay nila sa inyo is for your own good also. Nakikita niyo naman ang background, ang ganda dito sa aming location, fresco, so hindi po kami nahihirapan sa init. May mga mabibigat kaming eksena, pero magaan katrabaho dito sa set, ang sarap. Maaga kami napapack up, yay! At saka, organized kami, maayos kami dito. So, thankful ako, yes, na kasama ako sa episode na to. Mga kapuso, eto na, iniimbitahan ko po kayo na sana suportahan ninyo itong episode namin called Pangarap. Every Saturday po yan sa 3:15 ng hapon. Panuurin po natin yan on TV and online. Sana magustuhan po ninyo at meron kayong matutunang aral. Thank you!